Morning mga kapang. Talagang hindi na talaga kaya itong itsura ng aking old Lakatan area dito. Kaya ngayong araw ay maglilinis tayo ng konti dito, konti lang. Kita naman ninyo yung mga old leaves niya. At saka yung may mga masakit at saka yung damo, grabe. Talagang overloaded na. So yung gagawin natin ngayon ay magdi-delete muna tayo ng mga old leaves dito. Unahin na natin yung walang sakit-sakit. Eh at least po mga ka-agree eh mamaya makikita natin na medyo may kaibahan na sa itsura nito. Eh sayang pag hindi po ito narinis, uubusin po ito ng sigatoka. Itong mga magaganda pang dahon niya at saka may mga bunga pa. Mahal pa naman, masyadong mahal pa naman yung tawag doon, Lakatan sayang dito sa amin. So hindi na natin ito maipakita sa inyo kung paano gagawin. Dahil po wala naman tayong tripod dito na magagamit. So, dugtungan natin lang na ito kung medyo malinis na kasi magta-transfer pa tayo dun sa kabilang farm natin mga kalangga. Sige po, linisin lang muna natin ito ng konti. Tsaka lalayas na naman tayo dito. Papakita lang natin ito sa inyo mamaya pagtapos na po ng ating trabaho dito, mga 1 or 2 hours mga kalangga. So, ito na po. After 1 hour niya po ay medyo naibsa na ng konti. Konti lang. At least ay hindi na po masyadong makapal yung mga old leaves. Maliban na lang po dito sa may mga tama ng bunch top. Hindi mo natin yan kasi basta magagalaw mga ka-agree. Kasi eradicate yan. Papatayin na lang lahat yan dyan sa isang mat na yan. So, medyo maluwag na ng konti. Hindi natin naabot itong mga matataas. Wala po tayong gamit dito na medyo mataas na may hawakan. Babalikan natin yan after sometimes. So, medyo maliwala sa nang kunti, makakapasok na yung sikat ng araw, mga ka-agree. At saka may nakikita kayo dito yung pili na nga ma-harvest. Maybe babalikan natin yan dito after 3 days para po ma-harvest. Eh sayang, mga anim. Yung papaya dito na pinapabayaan lang, mahinog na rin yung bunga. Kaso, malamig panahon yan, pinapabayaan na lang yan, pinapakain na lang yan sa mga manok. Ang dami kasing papaya dito sa amin. So medyo okay na. Maliban na lang talaga sa may mga tama. Hindi natin magalaw-galaw yan. Kasi gaya po nito, bunch top na po. Eradicate na lang talaga. Pasya-pasya ko lang kayo konti. Yung iba dito na hindi nabarot, eh pwede na ma-harvesting po. Hindi na yan ma-harvesting isa yan. Hanggang dun sa dulo. So, itong isa pwede na rin ma-harvest. Babalikan na lang natin yan pag harvest time na. Ay okay, may malaking gagamba dito. Oh, yan siya o. Oh. Yan po, kumakain ng kanyang agahan. Oh, okay. Yan. Sarap na sarap siya siguro dyan ano. Eh at least, medyo maging sinisin ng konti. Eh baka makapagbalik tayo dito next week mga ka-agree ay babalikan natin na naman itong mga damo. Malamang mag-i-spray talaga tayo dito ng synthetic na pamatay pa ano damo. Siguro ay kung may pwede tayong maano mabigyan ng labor pag may pang labor. Siguro yun. Pero pag wala eh mapipilitan tayo magmano-mano na naman ito sa paglinis mga ka-agree. Kasi nakakonsentrate po tayo dun sa kabila. Sa kabila nating farm na may konting lakatan na rin at saka kambingan. So kaya ito dito ay minsan once a month or twice a month na lang mapupuntahan. Minsan nga once in every 2 months. Kaya naging makapal masyado yung ano niya, mga old leaves na kaya yung mga tama na sigatoka na yan eh. Pero okay na lang yan, papabayaan na lang yan. Kasi nga malapit ng magugulang yung mga bunga niya ay okay na rin. Papagayaan na sana yan dito eh. Eh sabi ko, paubos na lang yan dito sa ano sa balchitap para may rehab na lang talaga lahat-lahat. Kaso lang nasayangan ako sa ibang mga sakas dito na wala namang sakit. Yan, napilitan tayong mag-rehab-rehab dito noong 2 months, 3 months ago. So ito, rehab na ito, replant na ito. Medyo okay naman siya. Well, ito, itong puno na ito. Matama rin yan. Dedicate yan. Pero may mga puno talaga na transfer natin. May mga tama na kaya po nito. Pero yung iba naman wala.
More or less mga 80% na transplanted dito. Okay naman siya, oh. Wala siyang tama. Oh, wala nang abono-abono eh. Dito, papatayin sana muna natin yung damo. Tsaka magbigay ng abono dito. Pero okay pa naman itsura. Hindi pa naman siya ganun ka, ano, ka payat na payat. Green pa naman eh. Yung mga bagong usbong yan. Ano lang talaga eh. Support lang talaga yan na mapatay yung damo. Tsaka mabigyan ng bagong abono. Eh, gaganda ulit yan. At saka papatayin lahat-lahat ng mga tama ng banchitap. Yun yung magiging steps yan dito eh. Mahirap talaga po yung ating farm ay kung minsan na natin napupuntahan. Iba talaga pag araw-araw. Kaya dun sa kabila, masusunod po natin lahat ng mga needs niya. Paglilinis, pagdadamo, pag-eradicate kung may tama ng banchitap, pag-i-spray ng mga ng world vinegar. Kaya mapanatili mo yung beauty at ang kalinisan. Pero pag wala, nako. So, yun po. Naglinis lang po talaga tayo dito. Naglinis, nag-deleafing. Nagbawas-bawas ng mga maraming iba't ibang klase ng mga tanim-tanim sa mga puno ng ating sagingan dito para magiging ganito yung itsura. So, at least po ay may chance na gumanda. Yung ibang mga maraming suckers binawasan natin para makakahinga ng konti. Yung mga may tama ng banchitap, hindi ginalaw. Dahil pag yan ginalaw natin, lahat-lahat galawin muna. Pag ito, in-eradicate mo, lahat-lahat, eradicate talaga. Hindi pwedeng magtagal po ito. Pag problema po ito, pag marami siyang tawag doon. Pag marami siyang aphids. Pero currently, konti yung aphids ngayon. Parang ubos yung aphids. Dahil sa mahabang ulan. Kaya habang wala pang career dito, dapat ay mapatay na po talaga yung mga may tama ng banchitap, mga kaagri. Yung ating hybrid na latong dan, ang ganda, ang taas, ang laki. So ito ay expected natin magkakabunga ito ng maganda na rin someday. So yun, hindi na natin pagpapatagal ito mga kaagri. Naglinis tayo dito, nag-rehab. Habang may panahon pa tayo dito. Hanggang sa muli, magbabalik tayo ng kabilang farm natin. Balikan pa natin doon, hindi pa nakalabas yung ating mga kambing doon, hindi pa tayo nakapag-almusal, hindi pa tayo nakaligo, lahat-lahat. Maaga tayong pumunta dito, kakalabas lang ng haring araw. So, yan. So, mga kaagri, nag-try na rin tayong kumuha ng konting planting material dito, suckers, pero maingat tayong pumili. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, marami nang may tama yan dito. Kaya kumuha tayo ng mga suckers na medyo malayo talaga sa mga puno na may mga tama na ng banchitap. Dito po tayo kumuha. Diyan po. At doon din sa kabila. Bali, mga 20 pieces lang naman. Itatransfer po natin doon sa kabila. Doon sa farm natin sa kabila na hindi pa natapos-tapos matamnan doon. Kasi mayroon pang kunting expansion doon, mga 100 kapuno. Pero unti-unti lang nating kinukunan ng suckers dito at doon na rin. Kasi nakita naman ninyo na yung 4 months old natin doon ay nakunan na natin ng suckers na pang-transfer doon. So, kulang pa na kulang pa. So, kumuha tayo dito ng konti. Kasi sabi ko, mataas pa naman yung okay niya. Yung 80% pa naman yung good ratio niya nang nag-transfer tayo 4 months ago. Kaya nga, ito po. Magaganda pa naman yung na-transfer natin, walang tama. Maliban na lang sa pa-isa-isa, yan po, may tama. Konti lang naman ng may tama. So, mabilis lang yan pag lumabas yung mga ganyan doon sa kabila. Redicate lang ng mabilisan at saka mag-transfer ng bagong malinis talaga na suckers para siguradong makakahabol pa din. So, once again, ito po. Naglinis tayo dito. Hindi naman malinis. Kinuha na natin yung napakaraming old leaves kanina na may tama na ng mga sigatoka. Hindi naman nauubos. Pero at least ay medyo mailiwalas na po mga kaagri. Once again, hanggang dito na lang. Agritechnics TV po. Maraming salamat po. Transfer na po tayo. Ito ay kakarga ko pa sa aking motor papunta doon sa kabilang farm natin. Bye-bye! Big hand, your life is not
Just stop.